General General Bantag ay nagsalita sa interview ni Anthony Taverna exclusively at minura nga nito si Secretary Boying Remola sa sobrang inis sapagkat umano puro fabricated itong ebidensya at witness na naipresenta ni Boying Remola. Ano nga ba yung dahilan ni Boying Remola kung bakit niya sisiraan at hantong sa ganitong bagay o hantong sa ganitong kaso itong pagbagsak kay General Gerald Bantag. Dito sa interview mga idol ni General Gerald Bantag kay Anthony Taverna, kayo na po bahala magusga. Of course, libre po kayo magbigay ng inyong opinion diyan sa ating comment section para naman malaman po natin kung ano po yung saloobin ng ating mga kababayan. So tara mga idol at panoorin po natin ang interview ni General Gerald Bantag kay Anthony Taverna. Okay naman, high spirit po tayo ngayon. High spirited. Marami na tayong mga supporters ng mga lawyer. Kaya hindi naman tayo nangangamba sa kasong ganyan, lalo na yan ay fabricated lang. Mm-hmm. Okay, umpisahan na po natin ang ating mga katanungan, DG. Ang una ko pong tanong, ano po ang masasabi nyo na sinampahan na po kayo ng reklamo sa DOJ ng dalawang bilang ng murder sa pagpatay kay Percy Lapid at kay Jun Villamor, at ang sinasabi po kayo ang mastermind kasama po si Ginoong Ricardo Zulueta. Kung yun po ay hinihingi po ng proseso ng batas, wala po akong masasabi kundi tama lang po yun. Ang comment ko lang po dito sa Secretary Boying ay masyado siyang bias, kaya sinahamon ko nga siya kanina na step down na siya dahil wala na siyang credibility, wala na siyang moral ascendancy para pamunuan ng Department of Justice. Kasi hindi naman ganun talaga yung dapat maging behavior ng isang secretary. Mm-hmm. Ano po ang dahilan? Ba't niyo po sinabing siya ay bias? Ang sinasabi po kasi niya, ang batayan ng kanyang mga ipinahayag sa media ay alinsunod po sa resulta ng investigasyon ng NBI at ng PNP. Eh, palagi naman niya akong sinasabing ganito, si Bantag, katulad nitong recent na video na sinasabi niyang noong September 9, pumunta si Percy Lapid na kinukuha ng video yung bahay ko daw doon, kotse ko daw doon. Tapos ang reaction ko daw doon ay hindi na ako umatin sa isang activity sa Bucor, at galit na daw ako. Kasinungalingan po yun. Mayroon ako mga witnesses that time, si Asis Chaklag, sinabi ko kanina na hindi ganun ang nangyari. Mm-hmm. Ang binanggit pong petsa doon, pupuntahan ko lang yung sinabi niya. Ang binanggit po ni Secretary Remulla doon na petsa ay September 9. Pero nung pinapanood po namin yung broadcast ni Ka Percy tungkol sa inaakusahan niyang Cinderella man, ay September 5. Opo, yun nga po ang recorded doon sa mga gadgets na yon. Hindi naman ako IT para IT expert para mo, dahil hindi ako IT expert nga. Pero sabi ko nga rin kanina sa interview sa SMNI na mayroon akong binigay final word kay Secretary Boying Remulla na katulad nung yung video na sinasabing dahilan kaya siya namatay. Pinorward ko yan kay Secretary Boying para sana mag-comment siya kung ano ba yung pinorward ko. Nahiya naman ako kasi siyempre wala siyang reaksyon. Ang iniintay ko is para payuhan sana ako. Ano yan? Sir, ganito sana yun, sir. Ganito yan. Wala eh. Negative siya. Wala siyang sinasabi. Tapos bibirahin niya ako ng ganito, samantalang that time na binigay ko nung September 7, ay wala siyang reaction. Tapos sinasabi niya ngayon, si late Percy Lapid daw ang kumuha.
kawawa naman si late per si Lapid, patay na, hindi niya masasabing hindi ako yun. Baka tauhan mo Boeing, Secretary Boeing, baka tao mo kasi alam na alam niya pumunta daw sa doon sa tinitiran namin subdivision. Kaya kasi kaya ko nasasabi yan, Katunying, pa-investiga nga ako at yung mga dalawang unidentified vehicles doon ay hindi naman taga doon yun, vehicles na yun. Na record noon ay connected kay Boeing, Secretary Boeing. So, ano ang lumalabas dito? Nilalaro lang niya ako. Nilalaro niya ang mga tao. Bibigay, kaya ka pala walang reaction, yun pala alam mo, siguro. Kasi ba, vehicles na nagsusurvey doon, ikaw pala yata ang kumuha ng video eh. So, yun mga idol, no? I-recall lang po natin itong sinasabi ni General Gerald Bantag na yung video pala na nag-surveillance doon sa kanyang bahay sa isang subdivision ay konektado kay Secretary Boyeng Rimola. So, ang sinasabi ngayon ni General Bantag dito, baka ikaw yung kumuha ng video at maaring pinasa mo dito kay Percy Lapid para sa isang expose nga na katungkol dito sa kanyang mga ari-arian o mano. Tapos sasabihin mo ngayon si Percy Lapid? Kawawa si Percy Lapid. Medyo nagugulang tanga ko dun sa sinasabi nyo. Ang binabanggit nyo po ba ngayon, ang nagpakuha ng video ay si Secretary Boyeng Rimulya at siya ang nag-feed nun kay Percy Lapid? Hindi ko directly masasabi yan. Pero kung i-analyze mo, bakit niya sasabihin ngayon patay na si Percy Lapid, sasabihin niyang siya ang kumuha doon. Galit na galit si Bantag. Hindi naman totoo yung sinabi niyang ganun sa akin, sa side ko. Ba't niya ako i-dudugin na galit? Alam ng lahat ng mga tauhan ko doon nung araw na yun na hindi totoo yan. So, siyempre, ikakabit ko na eh. Yung pinorward ko, yung dahilan ng video na pagkamatay daw niya, dahilan ng pagkamatay, wala siyang reaksyon. Tapos, sasabihin niyang pumunta si Percy Lapid para kumuha. Nung mag-imbestiga ako, yung dalawang sasakyan na yun, ay may connection siya doon. In time, lalabas yan. Ano po ang connection ni Secretary Boyeng Rimulya doon sa dalawang sasakyan na pumasok sa subdivision kung saan kayo nakatira? Hindi ko na po maaaring sabihin yan kasi alam naman ninyo ito, magiging legal battle ito sa court at okay. Para hindaan. Magagaling sila. Sila ay malalaking tao. Kanila ang Department of Justice. Lahat ng sangay ng gobyerno kanila. Mahirap pong pangunahan. Mahirap ilantad. So, singit natin mga idol, no? Alam nyo kung napanood nyo yung interview nito ni Ray Mabasa sa ANZ News na tinanong nga siya ng isang reporter doon kaugnay nga sa umano'y video na pumunta si Percy Lapid doon mismo sa subdivision ni na tiniterhan ni General Gerald Bantag. Tinanong ito si Ray Mabasa kung totoo ba nang kumuha ng video na pinakita doon yung ari-arian at bahay ni General Gerald Bantag sa araw na yon ay si Percy Lapid. Alam nyo mga idol, yung sinagot ni Ray Mabasa ay wala kaming natandaan na sa araw na yan ay pumunta or lumabas si Percy Lapid. So parang may nakita tayo ditong kakaiba ditong sa pagkuha ng video doon sa lugar na tinitirhan ni General Gerald Bantag. So patuloy po natin pakinggan mga idol. Kayo po ba, DG Bantag, ay umaasa na mabibigyan kayo ng isang parehas na venue sa preliminary investigation ng mga prosecutors? Pagdating po sa kaso kasi, pinapaubay ako sa mga abogado namin yan kasi group of lawyers po yun. Ayokong panguna ko magkamali. Hindi po ako abogado, Katunying. May pabugbugin ako ng mga lawyers po. Opo, naiintindihan po namin yun. Pero ang tanong, kayo po ba ay haharap personally
doon po sa DOJ proceeding na ito? Depende po yan kung anong sasabihin ng aking mga lawyers. Oho. Eh kaugnay po nun, tapatin nyo nga kami. Kayo po ba ay lumabas na ng Pilipinas o nandito pa kayo sa ating bansa? Yung kuha po ng Isiminay ay mga pine trees po yun ng Baguio City. Opo. Kaya ako nandito sa Baguio City ngayon. Opo. Ayun. So, klaro po yun. So, alap. Nandito lang ako sa Pilipinas. Pilipinas, dito ako mamamatay. Mm-hmm. Pakiulit niyo po yun, naputol po yun, DJ. Sabi ko po, wag silang mag-alala. Hindi ako aalis ng Pilipinas dahil Pilipino ako. Dito ako sa Pilipinas mamamatay. Mm-hmm. Okay. Meron pong panawagan si Secretary Remulla na harapin niyo daw po itong kaso na ito like a man, tulad ng isang lalaki. Ano pong sagot niyo ron? Hindi ko alam kung anong ibig niyang sabing harapin at like a man. Kasi wala pa naman sasagutin yung aking mga abogado. Anong sagutin? Kaya nga ako sumasagot sa kanya, through media, kasi sasabihin niyang drama-drama. E siya naman na sila ang nangunang humarap sa media. Ipin-down ako sa media, tapos pag ako nag-react sa media, kasi gusto ng tao, mag-react din ako. Pag ako nag-react, sasabihin nila, madrama ka, wag kang ano. Anong gusto nang mangyari? Sa kanila ang media lahat. Sa kanila nang ang gobyerno, sa kanila pa ang media. E sa akin, sinasabi ko lang ang side ko at sa mga kaibigan ko at mga suporta ng taong bayan. Mm-hmm. Narinig niyo po yung kanila pong presentation nung sinasabing kayo po at si Ginoong Sulweta, ang mastermind. Ang binanggit po nila ay tungkol po dun sa mga testimonya ng mga ilang mga PDLs o mga preso. Ano po ang may sasagot niyo po dun? Isa daw po ang kwento nung mga PDLs na ito, ng mga commander na in-interview nila, kahit hindi naman sabay-sabay o magkakasama sa iisang lugar na in-interview nila. Alam mo, Katunyin, kung sasabihin ko sa'yo, ilalagay kita sa isang kulungan as warden na lang as BJMP. At napaka-strict. At minsan, sumusubra kasi siguro at physically na bibigyan mo sila na siguro na papalo mo, para kang tatay. Lahat sila na didisiplina mo, kalokohan nila, napuputol mo. Ang tanong ko sa'yo, palagay mo, sa'yo yung mga yon? Siyempre, gusto ko relax kasi ikaw, balakid ka. So, palagay mo, Katunying, maaasahan mo yung mga taong yun? Hindi niyo po ba na itong mga taong ito ay diniktahan ng kanilang testimonya laban sa inyo? Pare-pareho po eh. Alam niyo, Katunying, siyempre, 101% diktado yan. Ayoko pang magkwento sa ngayon dahil siyempre magiging sa court nga ito. In due time, may mga testigo sa mga sinasabi ko. Opo. DJ Bantag, ang pangulong Bongbong Marcos, apparently siya po ay sumusuporta doon po sa mga statement ni Secretary Remulla at ni Secretary Abalos. Ano po ang reaction niyo doon? Hindi po natin masisisi ang ating mahal na Pangulo kasi nilagay niya itong mga sekretary. May mga tiwala sila sa mga nilalagay nila eh. So hindi nakatrabaho ng Pangulo siguro para sabing alamin ko pa yan. Parang kumbaga ako ang presidente, linagay kita, may tiwala ako sa'yo. So kung yung nilagay mo ay tutong tao, eh kung loko-loko lang, yun ang tanong. Eh si Secretary Boying Remulla, kasi mali-mali siya, leading siya, mind conditioning sa lahat na ako, wala pa nang ebidensya, sasabing sumuko ako, para siyang hindi abogado. Kaya sabi ko nga eh, step down, Secretary Boying, wala kang credibility, wala ka ng moral ascendancy sa pwesto mo sa DOJ. So tama rin ito yung sinabi ni Gennaro Bantag na kung ano yung sasabihin ng mga secretary nito ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr.
ay tama naman na yun ang kanyang paniniwala sapagkat paniwalaan sapagkat nilagay niya sa posisyon dahil sa kanyang tiwala sa mga taong ito. So tama naman at hindi natin masisi yung ating Pangulo kung ano po yung i-release sa kanya ng kanyang mga secretary ay siyempre yun ang kanyang paniniwalaan. Pero siyempre, gaya ng sabi ng ating Pangulo, ay tuloy-tuloy pa naman ang investigasyon. Ayaw niya magbigay ng final na salita tungkol dito sa kaso na kinasangkutan ngayon ni General Gerald Bantag. Hindi ganyan ang karakter ng isang secretary. Ano po ang magiging motibo ni Secretary Remulla laban po sa inyo? Yun ang malaking katanungan. Pero para sa akin, grupo kasi ang bumibira sa akin eh. Ang inang dalawang PDL na mga drug lord sa Witness Protection Program, pinaprocess niya para i-release niya. Anong ibig sabihin noon? Samantalang sa akin, galit na galit ako sa pangputang inang yun. Bugbugin ko yung mga tao ko, tapos ngayon i-release ko. Anong putang inang ano? Diba? Face like ka man. Gago ka. Kaya... pasensya ka na, katunying ayokong kumakas ng ganito. Kasi minsan, dahil sa kagaguhan ng mga yan, napapaganito ako. Sino po yung dalawang, convicted drug lord na palalayain? Mahirap kasi itong ganito, katunying na interview dahil kanina emotional ako. Tiring kasi, pero... itong, anong pangalan nung dalawang, ano? Ito, Edilberto Durano, Nonilo, Arile, na mga putang inang drug lords na nasa Witness Protection Program, yan ang gusto niyang palayain. Pag nakikita ko mga pangalan niya, hindi pwedeng i-process yan. Ngayon siya, pa-process, palalayain. Anong ibig sabihin nun? Ito na naman. Ito, may pinadala siya sa, ano, pinakuha niya sa NBI, German Agoho. German Agoho, nasa Witness Protection Program din yung unggoy na yan. Alam mo, ang relasyon nila sa gunman, tauhan niya yung gunman. Diba sabi ni Escorial, kaibigan niyang matalik itong Villamor na namatay? Yan, ito yata yung magkakakaso sa pagkamatay ng isang judge sa Tagaytay. Mga involved sa drugs. So ano, nasaan si German? Agoho. Si Escorial, sabi niya, middleman si Villamor na namatay na Villamor, tauhan lahat ito ni German Agoho na nasa Witness Protection Program, na lahat ng nasa Witness Protection Program ay gigil na gigil sa akin, gusto akong ipapatay. Takot na takot sila na maibalik sa poder doon sa NBP dahil nga nandun ako. So anong ginagawa nito? Bibirain nila ako para mawala. Walang problema sa iyo na nila ano, sa kanila na ang biyokor. Huwag na lang nila akong ganituhin. At 'yun nga mga idol, narinig po natin yung ilang pahayag ni former biyokor chief General Gerald Bantag at mayroon siyang mga isiniwalat na mga ilang bagay-bagay na talagang naman ikakagulat po natin. Nagulat po tayo lahat, no? Kasi detalyado itong mga hawak na dokumento ni General Gerald Bantag. So pag i-analytica po natin mga idol, parang may kakaibang nangyari dito na yung sinasabi niya nga dito, yung kaso na isinampa sa kanya sa pagsangkot dito sa pagpatay kay Presi Lapid ay lahat ay fabricated. So kayo na po bahala magusga dyan mga idol, narinig naman natin yung sinabi ni General Gerald Bantag. So pwede kayo maglagay dyan ng inyong komento sa ating comment section. Pero nakita natin sa comment section ng ating mga ilang update po natin in videos na talagang mostly ng mga kababayan po natin ay suportado itong si General Gerald Bantag at nanawagan niya sila kay Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos na baka pwede silipin itong secretary ano na kanyang pinagkatiwalaan na parang pinagdududahan na rin ng ilang kababayan po natin. So for more updates, huwag kalimutan i-subscribe ang ating channel. At hanggang sa dulo, at malalaman natin talaga kung ano ang kahihinatnan ng kaso na ito.
Ito ba si General Gerald Bantag ay tuluyan ng mapawalang sala? At mayroon ba ditong cabinet member ni FABBM na mananagot or mabisto yung kanyang kalukuhan dito sa administrasyon ni PBBM? Yan po yung ating aabangan. So of course, gaya ng sabi ko, yung inyong opinion ay napaka-importante. Maraming salamat and God bless you.